Bishway? Good morning mga sisi and bibi ko. So for today's vlog, ang gagawin ko is magpapa-eyelid surgery ako. Pala decision ako masyado. Parang naisipan ko lang siya kagabi, tapos nagpa-schedule na ako agad. Kasi UCO, I don't have any talukap. I'm not sure kung babagay sa akin, pero kasi yung isa kong mata, yun as what you can see, may talukap siya, yung isa wala, diba? So, ang gagawin ko is magpapalagay ako para both siya meron. Bagay kaya sa akin or hindi? Abangan! Yan na mga sisi and bibi ko, I'm here na. And pinagpapalit mo nila ako ng damit ko. So, last look sa mata ko. Meron naman siya pero hindi pantay, diba? So, good luck sa akin! 5 minutes na lang daw, pupunta na dito yung doktor and magsisimula na kami. So, ayan, last look sa mga mata ko na walang talukap. Ayan na mga sisi and bibi ko, magsisimula na kami in a bit and kinakabahan ako ng bahagya. Hindi ko alam kung babagay ba sa akin or what. Ito meron naman pa siya, diba? Pero sa kabila kasi wala. So, yun na mga sisi and bibi ko. Tapos na. I wanted to take a video kaso hindi po sila pumayag. Bawal daw yun. Pero naghingi ako sa kanila ng picture ng may stitches pa siya. So, ilalagay ko na lang dito sa vlog ko. Ayan, kung bagay sa akin. Medyo nagluluha pa ng unti yung mata ko. Pero the whole procedure, parang okay naman siya for me. Wala naman siyang sakit. Ang napansin ko lang, meron silang nilalaser nila muna. Hindi ko alam kung ano yun. Basta nilalaser nila ng onte, tsaka ata nila tatahiin. Actually, kinakabahan ako kung bagay to or hindi. Pero sana bagay. And then after 7 days, babalik ako. Actually, pinababalik nila ako bukas for cleaning. Pero, sabi ko ako nila yung maglilinis. So, bibigyan nila ako ng gamot. And tuturuan nila ako kung paano linisin. And bibigyan din nila ako ng list kung ano yung bawal at hindi. Ngayon, pinag-aantay nila ako dito ng few minutes kasi may anesthesia pa ako. So, baka daw mahilo ako pa uwi sa daan. Antay lang daw muna ako dito ng few minutes habang iniintay lahat ng medication for me. Ayan, medyo nagluluha pa daw yung mata ko. Marami daw bawal kainin and bawal muna ang kahit na anong may caffeine. Hay, hindi ko alam kung paano ako makasurvive nang walang coffee. Gasa ko, kailangan daw siyang tanggalin bukas, same time. So, for the whole night, hanggang bukas, nakaganto pa rin ako. So, hindi ako makakalabas ng bahay. After ko tanggalin ito bukas, itong gasa ko, mag-video ako everyday hanggang baka 7 days kung ano yung changes na mangyayari sa stitches and sa mata ko. So, abangan natin. Hindi naman kaya ako magbuhang alien ito. So, ayan mga sisi and bibig ko, pwede na daw ako umuwi. And binigyan nila ako ng antibiotic. Kailangan ko daw siyang inumin for 3 days. So, 2 times a day siya. Pero, dalawang capsule. For example, ngayong umaga, dalawang capsule. Sa gabi, dalawang capsule ulit. So, for 3 days siya. And, kalaw na nga, eh. Cotton buds lang daw. Hindi na nila ako binigyan ng panglinis or kung ano. Hindi na daw kailangan. Pero, bawal daw siyang basain for 1 week. So, siguro pag naligo, okay lang. Maingat na ka ganyan. Pauwi na ako. And, may libre silang... Kita ba? May libre silang pa-shades. Ito, suot ko na siya ngayon. Pero, mukha akong tutubi. Mag-shades ka, kita pa rin yung ano nila. Yung nilagay nila dito. Pero bukas naman daw, tatanggalin na siya. So, mas madali ako makakalabas basta mag-shades lang ako. Binigyan din nila ako ng list ng mga bawal. So, ito mga sisi and bibi ko, maraming bawal. Babasahin ko na lang ulit later pag nakauwi na ako sa bahay. So, yun mga sisi and bibi ko, nakauwi na ako. And, iyan yung libre shades nila. Ang cute niya, pero hindi siya bagay sa mukha ako kasi super laki. And, ito yung mga bawal sa akin. After surgery daw, iyan. So, for tomorrow, pwede ko nang tanggalin yung gasa.
And then iyan, bawal daw ako mag-smoke and bawal muna ako mag-inom. And bawal sa seafood, bawal sa spicy, bawal sa raw food, peanut and yum. Kasi daw, baka daw mangati yung sugat. Iyan pa mga sisi and bibi ko. Avoid eating foods such as peppers daw. Ako pa naman yung tao na ma-pepper sa pagkain. Ultimong soup or kahit na anong noodles, laligyan ko pa ng pepper. So, iyan. For only 6,000 RM, ma-achieve mo na yung ganda mo. I'm home na, mga sisi and bibi ko. And for today, magkapahinga lang ako sa bahay kasi alam ka naman lumabas ako na nakaganto, diba? Kanina kasi nisilip-silip ko kung anong itsura ng loob niya kasi hindi ako pinayaga mag-video doon. Bawal daw. Nasa policy daw nila yun. Pero they will send me the pictures daw lang before and after kasi nag-take sila ng picture kanina. By the way guys, I forgot to tell earlier na yung doktor nila is pure Chinese. Chinese from China. Don't worry, hindi po from Wuhan. From China siya. So, hindi siya nag-i-English talaga. Pero kasi yung mga assistant niya doon, yung mga staff, ay nag-i-English naman. Chinese sila. Yung isa Chinese, yung isa Malay, yung isa Indian. So, pwede mo naman kausapin yung mga staff kung ano yung gusto mong gawin or kung ano yung ayaw mo, kung saan ka bawal, kung saan ka ganito, ganyan. At sila yung mag-explain sa doktor. So, what I requested is, gusto ko maging bigger ng onti yung nandito sa dulo kasi medyo pababa yung mata ko. Yung parang ang sad niya. Yung parang ano, parang lagi akong ano, namamroblema sa lalaki. Charot! Yung mukha siyang parang lagi namamroblema sa perang. Ang sad ng mata ko yung kagano. So pag minake-upan yung mata ko, hindi rin siya ganun kaganda. Kaya pansin nyo, hindi ako nag-eyeshadow lagi. Kasi super sagwa sa akin. Kaya sabi ko, medyo lakihan ng yung dulo dito. Ewan ko lang kung matutupad. Pero kasi, ang sabi nila, hindi daw pwedeng itaas basta-basta na yung ganun kasi yung bone ko medyo mababa eh. Day 1! So ito, pwede ko na daw siyang tanggalin ngayon. Hindi ko alam kung ano itsura niya pero nung pagkagising ko, sobrang andami kong muta. Tapos nagluluha pa rin yung mata ko pagkagising ko. So ito, pwede ko na daw siyang tanggalin ngayon. Siyempre at first, kailangan natin mag-sanitize ng kamay. Pagpasensyahan nyo na yung mukha ko ngayon kasi namabaga. So, samahan nyo ako magtanggal. Hindi ko alam kung ano magiging itsura ko after ko tatanggalin. Tanggalin ko na siya. Sakit kasi dumikit sa buhok, guys. Tanggal na yung isa-isa muna yung tanggalin natin. Lagay muna natin siya dito. Yung sisi and bibi ko medyo dumikit siya talaga. Dumikit siya! Dumikit siya dun sa sugat. Hindi ko alam kung paano tatanggalin. So, nakikita nyo na ba? Natatakot ako! Actually guys, mga sisi and bibi ko, pinapabalik talaga ako dun para tanggalin to. Kasi sabi ko, I can do it naman alone. Babalik na lang ako dun after 1 week. Natanggal na yung isang part niya. Ito siya. Ayan! So, para po akong sinapak. Namamaga-maga pa siya. Actually, mga sisi and bibi ko, they asked me to put cold compress para mawala do yung bruises. The struggle is real! Parang mas maga dito sa kabila. Napapansin ko. Mas malaki yung bruise niya. So, ito na siya, mga sisi and bibi ko. Parang napansin ko lang na medyo mas malaki yung bruise niya dito. Kumpara dito. Pero, pag tinitigan mo ng malapitan, parang parehas lang pala. Comment down below kung ano yung mga masasabi nyo. As what I can see guys, medyo mas mahaba yung tahi niya dito. Right? Parang ito hanggang dito. And ito is parang hanggang dito lang. Or, baka kasi style yan. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung kakalabasan niya after mag-heal, diba? So, let's wait and see. Kasi first day pa lang naman ngayon. So, kailangan daw tanggalin yung mga dumi-dumi, ganyan, ganern. Pero wala naman siyang dumi, parang may onting muta lang ako. Kaganda kaya ako dito. Day 2!
So, ito na mga sisi and bibi ko. Mukha pa rin akong alien. And kagabi, nilagyan ko siya ng kinold compress ko siya. For 15 minutes. Magkabilang mata, 15 minutes. And may bruises pa rin siya and namamaga pa rin siya. So, yan mga sisi and bibi ko. As what you can see, namamaga pa rin siya. And mukha pa rin akong alien. Pero super excited na ako kasi tumawag sa akin yung doktor ko. And sabi niya, araw-araw naman nag-iiba na yan. So by day 3, medyo mawawala na yung maga niya. Pero yung mga pasa niya, andyan pa rin. So yun mga sisi and bibi ko, medyo iwas pa rin ako sa mga bawal na pagkain. Kailangan ko mag-iingat kasi ayokong ma-damage yung mata ko. I want this to be perfect. It's my third day! Ayun, hanggang ngayon, mga sisi and bibi ko, hindi pa rin ako naliligo. Katawan ko lang yung nililiguan ko. Kasi sabi nila, bawal daw mabasa yung mata ko. Avoid water daw. So, baka bukas maligo na ako, pero nakaganyan lang. Since hindi naman ako lumalabas ng bahay ngayon, okay lang. It's a bit better now. Hindi na siya ganun kamaga, and hindi na siya ganun nagpapasa. I mean, meron pa rin siyang ibang mga pasa. Pero nagdidilaw na yung pasa niya. Medyo maga pa rin siya. So, kumpara sa mga nakarang araw, medyo maga pa rin siya. Pero, hindi na siya ganun kasakit. Hindi na rin siya nagluluha. And, hindi na rin siya masakit pag pinipikit. Hindi naman siya ganun kasakit nung mga nakarang araw. Pero kasi, pag yung may tahe, medyo may ilang ka pa pag pinipikit na ganyan. Pero ngayon, wala na talaga. Ang napansin ko lang now, medyo dry yung mata ko. Hindi ko alam kung related ba to sa ginawang surgery sa akin or baka kasi kaka-ML ko. And then, ang napansin ko kanina, yung mga ibang langib niya, nung sugat, medyo nagtatanggalan na siya kanina. Kasi kanina, napuwing ako, akala ko may namumuumuta dahil nagluluha nga yung mata ko nung mga nakaraan, di ba? Pero hindi, nakita ko nagtatanggalan na yung mga ibang ano niya, wounds niya. Bulol na naman ako sa S. Wounds. Few more days, tatanggalin na yung stitches na, and I can't wait for it. It's my fourth day, mga sisi and bibi ko. Araw-araw, sobrang excited ako gumising para makita kung ano yung changes niya. So for today, I mean, pagkagising ko, hindi na siya ganun kamaga and wala na rin siyang ganung bruises. Parang kung meron man onting-onti na lang tapos yung yellowish na lang. Normal na rin yung vision ko. Hindi na siya ganun naglalabo katulad ng mga nakaraan. And hindi na siya nagluluha at all. Sobrang excited na ako tanggalin yung stitches. Actually, hanggang ngayon, wala pa rin akong idea if matatanggal ba yung scar niya after tanggalin ng stitches, kung meron ba siyang scar or what. It's my sixth day, mga sisi and bibi ko. Hindi ako nakapag-video ng pang fifth day kahapon kasi medyo busy ako kahapon. By the way, mga sisi and bibi ko, nakalabas na ako ng bahay pero nag-glasses na lang ako para hindi kita yung tahi. Kasi hindi pa natatanggal yung stitches eh. So, ito na siya ngayon. And by tomorrow, tatanggalin na yung stitches niya. So, super excited na ako tanggalin. Hopefully, hindi siya mag-scar. Pero just in case naman siguro na mag-scar siya, may ipapahid na lang ako. So, ito na mga sisi and bibi ko. It's my 7th day. And nakaschedule ako ngayon para tanggalin yung stitches. So, after tanggalin ng stitches ko, pwede na siyang basain. I'm so excited. Sana hindi masakit. So, ito na nga siya mga sisi and bibi ko. Naka 7 days na ako. And ito na yung mata ko. Tinanggal na yung stitches niya kanina and ang sabi sa akin, after tanggalin itong stitches, 24 hours ko pa daw siyang bawal basain kasi may nilagay silang gamot. Ewan ko kung ano yun, pero may nilagay sila. 24 hours pa daw bago ko siya pwedeng basain. Tapos, since namamaga pa siya ng very light, kailangan ko daw siyang i-hot compress. And then I asked them, mga sisi and bibi ko, kung pwede ba siyang lagyan ng mga scar gel, yung mga pampatanggal ng scar. Ang sabi nila sa akin, 2 weeks pa daw bago ko pwedeng lagyan ng mga scar gel, mga ganun. Pero sabi nila sa akin, mga sisi and bibi ko, matatanggal naman daw yung scar within 1 month. Kailangan ko lang daw maghintay. Pero kung hindi ako makapag-intay, lagyan ko na daw ng scar gel after 2 weeks. Ayan, nakikita nyo ngayon, medyo maga pa siya. Hindi pa siya ganun nagsasubside.
Tapos tinanong ko rin sila bakit ganun yung vision ko. May times na sakto lang siya. May times na bigla siyang lalabo ng sobra. Ang explanation nila sa akin, kasi daw baka may stitches pa. Baka kasi may stitches pa. Kaya yung mata ko, medyo stress pa siya. Yung mga ugat-ugat, ganun. Pero ano daw yan, after a few weeks, magiging normal naman daw ang lahat. And then, normal din daw na magluha, mangate, or maging dry yung feeling ko. Kasi nga, kakagawa pa lang nung mata ko. And ginalaw kasi yung eyelid, syempre may mga ugat-ugat dyan. So, ayun lang mga Sisi and Bibi ko. Thank you sa pagsama sa akin sa one-week journey ng eyelid surgery ko. Gagawa ulit ako ng vlog after a month kung ano yung naging itsura niya. So, abangan! Please don't forget to subscribe and share my video. Bishway?